Grabe guys, ngayon ko lang na-realize na marami pala akong ornamental plants. Ayan. Ito pa lang yung na-transfer ko from there. So, ito. Alam nyo guys, ito. Lipstick at ang pangalan nito. Nag-umpisa lang to sa isang pot. Pero ngayon tingnan nyo, ilang pots na kaya yung naitanim ko. Ang dami na. Kasi mabilis lang yung paramihin. Ito marami na din sa isang pot. Malaki ang taba. Tapos, meron akong for propagation. Ayan oh. Ito. Ito sigurado ako pag natambakan to ng lupa, dadami pa yan lalo. Laki niya. Tapos, ito si Snow White. Aglaonema. Tapos, ito yung last na propagation na na-post ko. Nasa description box ang gustong tumingin ng propagation kung paano ko to nagawa from isang plant hanggang sa nagiging ganyan. Marami. So, ayan. Ano ito, guys? Nasa 2, 4, 6. Nasa 7. 7 pala, guys. 7 na Snow White. So, from stem, tapos kinat ko, nagiging 7 na siya. Tsaka, ito yung mother plant. Ito guys, pwede na naman natin itong ipropagate. Tingnan nyo oh. Marami na siyang gamot at saka marami na siyang mata-mata. Yan oh, gamot. Pwede natin itong putulin dito. Later na lang. So, yan. Tapos ito, hindi pa talaga ito namulaklak pero ang taba-taba. Ang pangdilig ko dito is tubig sa aircon. Tapos ang ganda pala tingnan pag yung ornamental plants na ihalo dito sa mga succulents. Yan, ang ganda tingnan. Tapos ito, nag-umpisa lang din to sa isang pot. Pero ngayon, tingnan nyo naman. Yan, marami na sila. Tapos ito, nabali lang to guys, pero nabuhay. Tinanim ko dito. Tapos ito yung puno niya. Tinanim ko dito guys. Ayan, nag-pops na. Kasabayan to ng Snow White na aglaonema sa pagpropagate. Kaso lang ito, ang tagal talaga niya, ngayon lang, umusbong. Parang September lang to umusbong. Ano kayang ID meron nito? Kasi dito guys, baka maanuhan na tayo ng snake. So, kailangan siyang ipatong. Kaya, papatong ko sila. So, dito naman yung mga babies ko. Ayan, yung babies choco moonstone. Ito halo-halo. Marpin, meron siyang marpin. Tapos, ito naman yung arrangement ko. Medyo lumaki na. Tapos, ito naman yung bagong tanim ko. Ayan, may mga pups na. Ito si aglaonema. Parang aglaonema pa rin to. Nakalimutan ko yung pangalan. Para siyang plastic. Tapos, ito from my sister-in-law. Yan. Makulay pala siya pag ano. Makulay siya pag naiinitan ng morning sun. Tsaka, ito yung aking goya, yoga. Goya. Ano ba yan? Goya, yoga. Tapos, ito yung pinakatay-katay na ano. So, ang ganda ng mga vines. Pag yung vines talaga, ano, kumatay-katay. Maganda siyang tingnan. Ito na mulaklak talaga to. Yan, kaso patay na nga lang yung bulaklak niya. Maganda ang bulaklak niya pag nagbo-bloom. Ito naman yung talisay plant ko. Makapal na siya. Pinutulan ko to ng pinutulan. Tsaka ngayon sa ilalim, tingnan nyo. Sobra na niyang kapal dahil sa kakaputol ko. Na-vlog ko yung pagputol nito, aside from full sun, kung paano pakapalin ang talisay. Tsaka pinutulan ko na naman, kaya ganyan siya kakapal ngayon. Ito din yung mga tinanim ko na cactus. Nilagay ko sa iisang pot. At tsaka, nag-add on ako ng iisang cactus. Ayan, sa ilalim ng talisay plant. Tudung! Ayun, iyon siya. Ito. Dito talaga ako namang hakay, ano, turtle vines. Turtle vines. Ang kapal, napakalaking pato guys, pero pinuno niya. Ayan. Hinayaan ko lang, ang pot niya is parang ganito lang kalaki. Ito, parang ganito lang kalaki. Nilagay ko dyan, napakalaki nito. Tapos, nagiging ganyan na siya. Kadami. Mahilig siya sa full sun.
At saka, dilig-diligan mo lang. Hayaan mo lang. Tsaka kakapal na siya ng ganyan. Meron din ako mga cactus. Ayan, na nasa individual pot. Ito, trinansfer ko dito kasi parang na-dehydrate siya. Yan. So, parang nagiging wild po yung tinatam na ng talisay plant. Kasi marami siyang abubot sa ilalim. Meron din akong ginawang hanging plants. Ayan. Ito, hanging plants to. Pagkatapos, napakataas na niya. Marami ito, guys. Nasa mga anong pots ito. Limang hanging plants. Tapos, nilagyan ko siya ng sa ibabaw. Nilagay ko tong anong pangalan nito? Palang rose. Ayan. Maganda siya pag sinamahan mo ng flowering plants. Ay, yung mga ganito ko, yung mga tilyansya. Nagiging tatlo na to, guys. Diba nung last ko pinakita sa inyo, iilan lang siya, dalawa. Tsaka ngayon, dumami na siya. Mayroon pa siyang mga sanga-sanga. Hinati ko siya. Ito yung kahati niya. Tapos, yung isa, nandito. Ayan. Dumami sila, guys. At tsaka ito, marami na namang babies. Ayan, nasa taas pa. Ayan. Pwede na natin yung hati-hatiin. Pero hindi ko pa talaga siya nakita na nagbo-bloom. Yan. Meron din akong lumalagong ito. Anong pangalan kaya nito? Hindi ko alam. Tsaka meron akong si Dragon Tail. Yan. Nagsimula na siyang umakyat. Dumikit na siya sa semento. So, hinayaan ko lang siya dyan. Meron din akong lumalagong snake plant. Nag-umpisa lang to sa iisang halaman, guys. Tsaka, trinansfer ko sa malaking pot. Marami na siyang ibinigay na babies. Pagkatapos naman, meron pang isang dito. Dalawa to sila, guys. Yan, ito talaga yung bumigay todo nung ano, bumigay todo yung maraming dahon. Babies niya. Marami siyang binigay na babies. Yan, napakadami. So, mabilis lang pala sila padamihin. Meron din akong giant pothos na naging dwarf pothos. Actually, yung mother nito, nilagay ko sa may kanal. Dumami ng dumami. Diyan, oh. Ito talaga, guys. Hindi ko talaga, parang part siya ng snake plant. Namumulaklak pala siya. Ayan, maraming dahon. So, kailangan talaga linisan dyan. Kasi may nakita ako diyang snake before. Parang last week. Kaya, kailangan ko na ipatong yung mga halaman kasi nakadikit lang sila sa lupa. Tsaka ito, namumulaksak siya. Ang ganda, ang taas. Magbo-bloom pa ito, guys. Para itong bouquet, pag nag-bloom, paganyan ng paganyan. Parang lumaki ng lumaki pa siya. Meron din akong agave. Ayan, meron na siyang dalawang babies. Meron din akong sedum clavatum. Yung sedum clavatum ko, sinilong ko to, guys. Kasi, napapansin ko, pag sobrang init, natutuyo yung mga dahon niya. Kaya nilagay ko siya sa medyo hindi mainit na area. Ang bango niya. Mabango siya pag nauulanan. Ito parang tumitingkad yung color niya pag medyo naiinitan siya or pag natatamaan siya ng morning at saka afternoon sun. Lalo siyang nagpipink. Tsaka ito yung philodendron shenado ko, guys. Ayan. Ito yung pinopigate ko, kaso nga lang, meron siyang bagong roots lumabas. Parang kailangan niya ng dagdag na ano, lupa. Tsaka ito yung pinutulan ko pero wala pa siyang baby. Ayan. Tapos, ito yung white talisay ko na nagiging green kasi nabali. Diyan naman yung mga petunia. Ayan, at least nalinisan na kaunti pero nagkalat pa dito yung mga halaman, guys. Tapos, ito para na siyang ano, wild. Nagiging wild siya kasi ayan, hinahayaan lang namin to dito. Ito yung pinakauna kong halaman. Yan.
So, isa din to, i-remove natin. Pero, itong si dragon tail, dumidikit na kasi siya dito, oh. Ito din, dumidikit na. So, hahayaan ko na lang siya dyan. Ito yung petunia dito. So, hinayaan ko siya dito, guys. At saka, kumalat siya ng kumalat ng ganyan. Pati yung pat ng aglonima, yan, pinasok na niya. Tsaka, mayroong baby dito na aglo. So, ayan, hahayaan ko na lang. Ayan, kalat pa sila. So, yung upuan dito, dinala ko dito. Yan ang pinatungan ko. Pagkatapos, pag ganyan. So, may hollow blocks. Hinayaan ko na si petunia dyan. Fortune flower. Meron akong fortune flower. Yan, marami na sila. Yan. Maganda sa kanya, para siyang plastic. Ituturo ko muna sa inyo, guys, paano ko pinapadami itong ito, lipstick. So, nakikita nyo yan. Maraming ugat. Maraming mata. So, ginagawa ko dyan, meron na nga siyang umusbong dito, oh. Pinuputol ko lang yan, guys. Yan. Tsaka ito, once pag naputol mo na, linisan lang ito dito. Yan. Yan. Meron siyang mga mata-mata. Meron siyang mga mata-mata dyan, guys. Maingay. Sa mata-mata, tatabasan lang natin. Saka mag-iwan lang tayo ng isa or dalawang gamot. So, ito, merong mata, tapos merong gamot dito. Tapos ito, ginagawa ko, nililibing ko lang to. Tsaka ito, ganyan. So, dito ko na lang itatanim. Malaki kasi ang space niya. Tanim ko siya dyan. Ganyan lang, guys. Para dadami yan. Yan. Ganyan lang. Katapos, dito, dito ko siya itatanim. Sa gilid. Merong space sa gilid. Yanin lang natin. Yan. Pero kung may separate pot kayo, separate nyo na lang. Since ako gusto ko siya sa iisang pot lang. Yan. Yan, ganyan lang. Pagkatapos, tatabunan ko na siya. Yan. So, ngayon, dadami na yan. Ganyan lang. Hanggang sa dumami sila. So, ihahatid ko na to doon sa paglalagyan natin. So, tingnan nyo, guys. Ganyan sila kadami. Marami sila. From one pot to many. Tsaka, meron akong iriripat, guys. Nalanta na pala siya. Dito siya galing, oh. Dito galing, may tumubong ganito. Niyan, gabi-gabi na ganito. Tapos, buti na lang, meron pa siyang roots. Nag-root siya. Ayan. Meron siyang gamot. Okay, tatransfer ko siya dito. Sa recycled pot. Ayan, guys. Ito na siya. At least, na-rescue pa siya. Ang ganda kaya niya. Hindi ko alam yung ID nito. Nakalimutan ko yung ID niya. Ito, ilalagay natin sila sa isang pot. Pagsama-samahin na natin. Para naman tumaba. So, ayan. Tapos na. So, ayan, guys. Hindi ko muna ginalaw dito kasi mga baby succulents yan.
So, dyan lang muna, partial lang muna. Tapos dito, ito, may nilagay akong petunia. So, ayan. Tapos may bagong tanim. So, medyo maayos-ayos na ng konti. Tapos dito na side, nilagay ko dito si dragon tail. Tsaka hanging, anong tawag dito? Air plants. At tsaka, dyan sa baba, nilagay ko muna for temporary yung snake plants. At tsaka naglagay ako doon ng dyan, spider plant. Tsaka ito. Tapos, dito, so, ito, hayaan ko muna sila dito. At tsaka ito, hahayaan ko muna. Tsaka dito, ganyan lang muna siya. Dito naman, dito ko nilagayan. Ayan. So, ganyan na ang itsura niya ngayon. Ayan na. The other day ko pa to, natapos. So, napagod ako. So, ganyan muna. So, ayan. Mas maganda at maliwanag na yung area ngayon kumpara nung dati na nakalatag lang dyan sa ilalim. Ayan. Tapos, yung mga ganito ko, guys, nilagyan ko din ng kaninang umaga, nilagyan ko siya ng yung rice hull. Kasi ang nangyayari, pag walang rice hull, siya, tumatalsik yung lupa. So, ayan, malinis siyang tingnan, diba? Oh, tingnan nyo. Malinis siyang tingnan. Saka nadudumihan ang pot pag tumatalsik, umulan kagabi. Sabi ko, nilinisan ko yung mga pot, pero nadumihan ulit siya sa talsik. So, nilagyan ko siya ng rice hull. Mas malinis siyang tingnan kung may rice hull. Tsaka, yung ibang pot, hindi ko nalinisan, katulad nitong mga malalaki. So, hanggang dito na lang muna yung update natin sa garden, guys. Sa pag-a-arrange ng garden. Thank you so much for watching. Hanggang sa susunod na video, mag-part 2 tayo. Diyan. Tsaka, ito yung shanado ko. Nilagyan ko din siya ng rice hull. Thank you so much for watching. Hanggang sa susunod na video. Bye!